Mga edad na agapusta na, ito po si Mami Amor, ang inyong Mami Amor's mini vlog for today. Ito po mga palangga, ipapakita ko po sa inyo kung gaano ko kaingitera, pero naiingit po ako palangga para sa mga bagay lang po, na mga necessities po, yung mga bagay na mga positive lang po. So naiingit po talaga ako sa mga nakikita ko sa TikTok videos o sa mga FBs o sa Facebook, nakikita ko yan. Mga mother po, nag-organize ko nilang food pantry. Siyempre, wala po kami food pantry sa Pilipinas palangga. Siyempre, dito na ako sa Sabina, nag-level up po si Mami konti, slight lang. So kahapon niyaya ko po si Daddy Max, nakita ko nga sa TikTok to kahapon, nagyaya ko siya dun sa isang, sabi ko, talin mo ako sa isang bilihan o no, merchandiser na meron yung mga bilihan ng mga pambahay na mura lang talaga, kasi titingin-tingin ako ng mga tray kasi ayusin mo ng ating food pantry. So sumang-ayon din siya kasi gusto niya rin pala ayusin aming food pantry kasi magulo pa sa buhay ng kapitbahay namin, charot. So ayan nga, eto mga palangga, binili kong tray po, murang-mura lang po yan kasi meron po talaga tray na mamahalin po talaga, na kagayang-gaya sa TikTok po, nasa 350 pesos each, mahal na mahal. Pero ito yung pinili ko kasi iniisip ko, hindi ko naman to bitbitin araw-araw at hindi ko naman to gagalawin araw-araw. Nakalapag lamang to sa ating cabinet doon sa food pantry. So itong pinili ko is 150 pesos po yung malaki, nasa 56 pesos po yung maliit. So ito po yung binili ko, 6 na maliliit at 4 na malaki po, kasi sa tingin ko, kung kukulangin ako, babalik lang bibili. So ayan. So yung first kong inayos po, ito yung mga lagayan ng isang malaking tray ng mga biskwit, tinapay, cookies, mga wafer lang, ano pa, yung pasamay ang pagkain ng mga biskwit, ganun. Nilagay ko sa isang malaking tray. So dito muna ako sa kusina lipaglat kasi ang gulo-gulo po ng aking cabinet, tsaka maliit yung space para mag-video ko doon. So ipapakita ko sa inyo, ito yung aking food pantry yan. Nakita nyo, magulo pa sa buhay ko dati, charot. So ayan ang inayos ko dandahan at inaayos kong aking, ito yun, lalagyan ng camera, kasi utusan ko sa Daddy Matt, pero alam ko talaga, mas may silbi pa tong kanko na tawag yan, yung lalagyan ng cellphone ng stand na yan. Kasi ang gulo niya mag-video, ang ganung gulo din mag-picture. So ayan si Mami, so nahalata nyo ba? Parang nagbawas ako ng katawan mga palangga na walang effort, walang exercise. Diet lang talaga is taki palangga. Hindi talaga ako nag-rise ilang buwan na talaga palangga. Tsaka ang kinakain ko dito is healthy talaga. Tsaka na bumili ako ng maraming gulay para sa akin lang. So hayaan nyo ng aking boobs na pagod na sa buhay ang aking dalawang kokomelon na yan. So ayan po, inisa-isa ko na. So yung maliliit na tray, nilagyan ko po siya ng mga, yung mga seasoning maliliit, yung mga dipping sauce, yung mga dipping na pang palaman po, mga strawberry jam, chocolate jam, mga ganun. Meron po kami mga yung mga on the go, yung mga packet size ang maliliit po, para tuwing babiyahe bibitin mo po, para kung magugutumin ang anak mo, meron kang ibibigay, hindi ka nabibili kasi hindi po dito uso mga palangga ang mga sari-sari store o maliit na tindahan, tsaka wala dito mga fast food chain palangga, restaurant talaga na use ko naman. So ayan na nga, inais ko dandahan at tututuwa ako, dandahan ko nagagawa ito, pangarap ko talaga ito lang akong ito, bucket list check ako ngayon, goal na goal kong aking food pantry na pang mayaman na slight lang naman. So ito lang may mga kiniingitan ko lang sa buhay ko, yung mga, pero yung mga ibang bagay hindi talaga, ito lang gusto ko talaga na malinis, maayos, at mayroon kaming food supply na organized, maayos talaga tingnan, di ba, balik-balik yung sinasabi ko. So isang trick malaki, nilagay ko yung mga pasta ko, mga pansit, mga biho na galing sa Pilipinas pa. Tapos yung isang tray naman, lagyan ko ng mga bottle, mga jars na mga palaman. Tapos sa taas ng aking cabinet po, yan po food pantry, isa yung mga drinks po, soda water, coke po nilagay. So ang iba nilagay ko na sa rep, yan lang po na ilagay ko. Kasi dyan ko po nilagay sa taas kasi po si Daddy Matt po mahilig gumalaw ng mga ganun, yung mga beverages. So para hindi sumakit ang likod niya at hindi siya mahirapan ng bending sa taas ko nilagay. So ang sagit na po, ang always ko po nagagalaw yan, tulad ng mga toyo, mga ganun, may ibang pang stocks dyan. So tapos yung isa namang tray, lagayan ko ng, nakalimutan ko, basta lahat po ng mga laki doon ko nilagay. Yung maliliit po, nilagay ko ng po ng mga coffee, milk, cream, yun. Tapos isang tray, nilagayan ko yung mga seasoning, yung asin, yung alam mo, yung mga baking goods, baking flour, mga ganun po, yung mga parang magic syrup, nilagay ko ganun, yung isang chicken cubes, broth cubes, mga ganun. Tapos ito yung sa taas, lagay ko po, ito yung mga Vietnamese roll ko na wrapper, tapos na nori wrapper, tapos dyan ko rin nilagay ang aking mga cup noodles, lahat ng mga Asian food, nilagay ko sa taas, yung mga syrup hindi nagagalaw po, in case for emergency. So, ayun, sa baba po, nilagay po ako sa malaking tray, na parang malaki siyang plastic na tray, para po sa mga gulay na hindi mo na kailangan i-rep kasi malamig naman dito. So doon ko nilagay sa baba lang. So ayan mga palangga po, ganda talaga tingnan po. Ito po ang aking food pantry and the process po, diba? Ang ganda. So masaya po talaga palangga na gagawa ako. So tinanggal ko muna mga chocolate at mga dessert doon sa isang malaking tray. Ililipat ko siya sa maliit kasi konti lang naman yun. Tsaka ilalagay ko siya sa lugar na
abot na abot ni Lucas kasi si Lucas po lang, lagi po lang check dyan kasi kumukuha ng mga pagkain. So, ayan po, talagang pag mag-organize ka po ng mga gamit o mga food pantry, isipin mo rin yung convenience po ng kukuha po. Tulad ng kay Daddy Matt, so matangkad siya, mataas siya, sa doon ko po nilagay yung mga lagi niya nagagalaw sa taas, lagi yung mga soda water, taka drinks sa taas. Tapos sa akin sa kalagitnaan, yung mga lagi ko nagagamit sa kusina po para hindi ko mahirapan. So, kita nyo yung patatas pa sa malaking tray. Tapos medyo mga mabababa, sa akin sa third level po, yan po yung mga laging nagagalaw ni Lucas. Yan po laging nakain niya. So, dyan ko po para abutin na po para hindi na po tawag ng tawag sa akin. So, mga palangga habang nagbo-voice over po, kinokontrol ko po dito ang boses ko kasi mahirap na tayo. Baka ma-complain tayo. So, it's around 7:30 in the morning po dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sa Slovenia, mga palangga. So, kamusta na po kayo dyan? Miss na miss ko na po kayo. Mga friends ko, mga family ko, mga followers ko sa Pilipinas. Always support and thank you for always giving your best support sa aking mga admins, moderators. Salamat, mga palangga. Pasensya naman sa mga delays ko. Kasi talaga nag-a-adjust pa si kami dito kung hindi ko alam kung paano ko gagawin yan na parang sa Pilipinas na smooth-smooth lang po. So, ito na po yung aking mga nagawa ko po. Diba? Masaya talaga ako nakikita ko na-organize ng aking food pantry. So, diba? Charan! Ang gandang tingnan. Tapos malinis, maliwalas. Pag color white, talagang maliwalas. Tapos parang ano to yung parang maraming spacing na lumalaki ang inyong lugar pag puti po ang inyong color po. O, diba? So, ayan ang aking mga biskuits. Ayan mga chichiria po, mga chips po sa isang malaking tray. Ito mga jar and bottle sa isang malaking tray po rin dyan kasi marami yan. So, ito yung mga ingredients ko, mga sibuyas, kamatis, and mga onions dyan po. Ito po yung mga tawag kong mga dipping yan, mga chocolate white milk. Yan po yung mga strawberry jams on the go po, mga packet size. So, ito yung aking mga asin, flour, and seasoning. O, yan, diba? Ganda. Ganda. Bye.